Good day guys, so welcome back to my channel. So today magre-repair tayo ng rice cooker. So ang sabi ni client, wala daw siyang no power. So no power siya, walang ilaw dito. So paano ka mag-start? So mag-start ka siyempre dito sa saksakan mo. Tapos buksan mo sa loob. Ayan. So nakabukas na to guys. So, teteste rin mo siya dito at saka dito kung tumutuloy ba yung kuryente dito papunta dito. Kasi baka may putol na wire na dito guys. Minsan din natin alam kakasaksak natin o dito nahihila sila guys. So, check natin ngayon. To, tara na. So guys, naka-continuity ako yung may beep. Ayan o. So, para mas malaman natin, mas malinaw. So, ito yung saksakan natin. So, testerin muna natin yung isa. Ayan, nakalagay yung isang probe ko dito. Check natin sa dalawang to kung alin yung saksakan niya, kung tutunog siya. Ayan o. So, ito yung line niya. Ayan. Yung isa. Ayan. Ayan. So, continuous siya. Ibig sabihin, yung kuryente, tuloy-tuloy siyang pumapasok dito. So, aabot yung 220 volts mo dito. Ngayon, ang next mong i-check, so, good itong saksakan natin, no? Ang next mong i-check guys, kapag no power, automatic yan, 100%. Ito yan, no? Yung may insulator, tsaka tanggalin muna natin. So, ito yung insulator natin, to. Yan, sa loob nyan, meron yang thermal fuse dito. So, paano mo i-check kung good pa yan o hindi? So ilalagay mo yung isang tester mo dito, yung test probe mo na isa dito at isa dito. Yan. Yung isang linya dito sa saksakan dito, kadugtong niya yan. Ayan. Dadaan siya dito. Bakit? Kasi kapag yung thermal fuse kasi, meron yan maximum na temperature. Kapag nag-overheat itong rice cooker mo, para hindi masunog yung rice cooker mo, masisira muna ito. Mag-o-open muna. So, yung fuse mo, mag-o-open siya para ika-cut off niya yung kuryente at mag-shutdown itong rice cooker mo. I-check na natin itong fuse na to. So, ito kasi, iba-iba yan guys. So, yung pagkasaksak ng akin, direkta siya kagad dun sa saksakan. Ayan o. Nakadirect siya. Yung iba kasi, meron siyang, wala kasi akong example. So, ang gagawin ko lang dito, i-bypass ko lang. Pero, yung pag-bypass kasi guys, delikado. Kasi nga, kaya nilagyan ng fuse yan. Kapag nag-overheat to, so, magsha-shutdown yung rice cooker mo, walang masusunog. Kapag wala siyang thermal fuse, kapag nag-overheat to, naka-bypass siya o naka-direct siya, pag nag-overheat to, may possibility o sigurado ako, masusunog yung rice cooker mo. Delikado yung bahay nyo. So, yun yung dalawa lang yan. Nasa sayo na, kung ibabypass mo, tapos pag naluto, kaya mong bantayan yung rice cooker, pwede. Pero kung hindi nyo binabantayan yung rice cooker, inaayaan nyo lang na naka-warm. So, kailangan mong palitan yung thermal fuse. So, check na natin. So guys, naka-continuity ulit ako yung may beep. So guys, tetestin mo lang kabilaan dito. Yan, dito.
Pag tumunog yan, ibig sabihin good pa siya. Ano? Ano, hindi na tumunog. Ibig sabihin open na to. So sira na to. So bakit nasisira to? Kasi to meron siyang thermal fuse, kasi may mga temperature yan, guys. Diba? Yan. Di magita sa camera. Yan. So kapag na-reach niya yung maximum ng temperature at lumampas siya, mag-o-open to. So pag nag-open to, mag-shutdown yung rice cooker. So mawawala ng power. So ang gagawin mo lang, papalitan mo to, bumili ka nito, papalitan mo. Minsan ang ginagawa nila, yung puputulin nila dito. Yun yung bypass na tinatawag. And ito, mabibili to, magkano lang to? 30 pesos, 30 pesos lang yata 'yan diyan sa Pinas. Yan. So ang bibilin mo yung same na temperature o mas high kung gusto mo. Pero kasi, guys, ang tip ko lang dyan, kasi kaya nga pumutok to, kasi nag-overheat na to. Kasi lalo na yung mga lumang rice cooker na nag-overheat na yan. Kapag pinalitan mo to minsan, puputok ulit siya. Kasi nga ito, nag-overheat na. So, yung iba, ang ginagawa, binabypass. Binabypass na lang. So, yung sasaksak nila dito ulit, puputulin nila to. Yan, yung kabilaan. Yung kabilaan na to, puputulin. Tapos, itong wire na to, at yung wire na to, pagdidikitin. Yun yung bypass. Pero pag bumili ka nito, kapag bago pa yung rice cooker mo, pwede kang bumili ulit nito. Pag luma na yung rice cooker mo, huwag ka nang bumili nito. Para sa akin lang. Huwag ka nang bumili nito. Kasi pag bumili ka, puputok ulit yan. Kasi nga nag-overheat na siya. Luma na. So, yun yung reason na, yes, sasabihin, no, hindi siya safe. Mag-bypass kasi nga masusunog. Totoo po yun. Pag nag-bypass ka, limbawa pinagdikit natin tong dalawang to. Ayan, pinagdikit natin yan. Ayan. Pinagdikit natin yung wire yan. Pinagdikit natin, binypass natin. Yes, hindi po safe. Dahil pag nag-overheat to at walang tao sa bahay at naka-on nito, hindi siya magsha-shutdown kasi nga naka-bypass, naka-direct siya. Pero kapag meron siya nito, nag-overheat ito, magsha-shutdown yung rice cooker mo kasi nga meron siyang fuse, thermal fuse na tinatawag. So ako kasi wala akong available ngayon. So gagamitin daw ng kumpare ko to. So ibabay. So guys, puputulin na lang natin. Babypass na lang natin, guys. Ayan. So pinutol na natin yung isa. So puputulin mo lang sa dulo. Ayan. Ayan. So ito na yung thermal fuse natin. Ayan. So binypass ko na lang, guys, kasi luma na nga. Kung papalitan ko pa, baka pumutok ulit, sayang lang yung pera. So babypass na lang natin. Pero delikado to, guys, ha. Hindi ko ayokong gayahin nyo ng bypass-bypass na yan. Kung maaari, itry nyo ng bumili ng bago. Baka kasi okay pa yung rice cooker kahit na luma na. At least safe. Pero kung kaya mo namang bantayan yung rice cooker, kung luto na, patayin mo na kagad. So, pa-bypass na natin to, guys.
So guys, ayan. Na-bypass ko na 'yan. Hindi na ako gumamit ng ibang wire, guys. So pinagdugtong ko na lang yung dati niya. Ayan. Yung pinagputulan natin ng thermal fuse. So dito guys, kapag gumagawa ka ng rice cooker, wag na wag mong sisirain to yung insulator. Dahil gagamitin natin siya ngayon. Ayan, lagay na natin. Ayan. Ayan, o. Tignan nyo. Ayan, ganyan lang yan. Yung sinabi ko nga guys, yung ibang rice cooker, ganito. Parehong bilog lang. Ayan, dito bilog din. So, hindi ka mahirapan maglagay. Ayan. Nakalagay lang dyan sa tornilyo. Kabilangan, bilog-bilog. Ito, iba to guys. Ayan, o. Nakadirekta siya dito sa line. So, ngayon, lalagay na natin, guys. So, guys, ngayon, ilalagay na natin. Ayan. So, ilalagay na natin yung isa. Yung pangalawa. So, ikot na lang natin ng ganito. Kita nyo ba? Ayan. So, ayan guys. Laan na natin yung tornilyo. So, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ibabalik guys, ha? So, ito lagay na lang natin dito. Ayan. 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 So, nailagay na natin. Ayan. 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 So, ngayon, nailagay na natin dito. Tatry na natin, guys. So, wala siyang thermal fuse, ha? Naka-bypass siya. Naka-direct siya. So, check natin kung iilaw na siya, guys. So, switch on ko na. Yun. Yan o. May ilaw na siya guys. So. Yan. Yan yung sinasabi ko. Yun yung tinatawag na bypass. Yan o. So kapag no power, tandaan nyo guys. Walang ilaw to. Pagka plug mo, walang ilaw to. Automatic yan. 100% yung thermal fuse ang sira. Ngayon naman, kapag nagluluko ito, pag nagluluko naman ito, meron niyang switch, ito yan o. Yan o. Ito. Dapat yan, tumatama dun sa baba. Ayan o. Kapag pinindot mo ito, ba yan? Ayan. Pag pinindot mo, yan. Dapat tumatama siya dun sa may baba. Teka. Ayan. Nakikita nyo to? Ito. Ayan. Yung, meron siyang baba. Ayan, papansin nyo sa baba. Ayan o. Pag pinundot mo, yung switch dito. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, yung contact sa baba. Ayan o, tumatama siya. Dapat tatama siya. Minsan kasi bumabalok to. Toto yung nasa taas. Pag pindot mo, hindi siya tumatama dun sa baba. Hindi siya tumatama. Yun yung problema ng switch na to. Yun lang. So, i-adjust mo lang. So, ano pa ba? Ah! Kapag yung rice cooker mo, hindi na siya yung niluluto mo, hilaw, ganyan, o nasusunog,
Ito, yung magnetic temperature na tinatawag yan. So guys, itong switch na to, yan, 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 ito, yung magnetic temperature na yan, na switch. So yan, pag nagluko yan, yung sinasaing mo, masusunog o hindi siya maluluto. So tatlo lang naman ang importante dyan eh. Yung fuse, yung binypass natin, yung contact switch, ito nga yung pinakita natin kanina, yan, yung dalawang yan. At ito, yung switch ng temperature, magnetic switch niya. So, yun lang yung tatlong importante dito sa rice cooker na laging nasisira. So, tandaan nyo guys pala, ulitin ko. Pag-bypass, hindi safe. Pero nasa sayo na, kung kailangan na kailangan mo, pwede mong i-bypass. Ngayon, kapag luma na yung rice cooker mo, madali nang uminit yan. Kumbaga, nag-overheat na yan. O palitan mo yung rice cooker mo o i-bypass mo. O itry mo pa rin bumili ng thermal fuse, pero sure ako, kapag lagi nang nag-overheat to, lagi ka magpapalit ng fuse. So, para hindi ka na magpalit ng fuse, i-bypass mo, katulad ng ginawa natin ngayon. So, try muna natin. So, nakailaw na siya guys. Ayan o. Ayan. Pag magluluto tayo, ayan yung switch niya. So, off muna natin. Ayan. So, on natin. Yun. So, magluto na tayo. Ayan. Ayan. So, okay na siya guys. So, nag-bypass tayo. Ayan.